So my topic for this session is all about the introduction to aquaculture. So dito, pagdating sa topic na to, pagdating sa table of specifications from the Board of Fisheries, so may tatlong subtopics under this, under the introduction to aquaculture. So una, yung principles, methods, and developments in aquaculture. Pangalawa, yung aquaculture environment. And then pangatlo, yung environment and fishery laws related to aquaculture. But since dun sa principles, methods, and developments, so doon, nung tinignan ko yung sked or yung mga topics, so may mga mag-discuss naman na nun. So pagdating dito sa lecture ko, hindi ko na itatakal yun. So hindi na yun kasama sa scope ng lecture ko para hindi na maulit. But madi-discuss na ng ibang lecturers. So yung ibang part, siguro you will just read na lang. So but the important thing here is for you to be critically, to think critically of the presentation. So nung nagre-review ako, palaging sinasabi sa amin ng mga mentors namin na sa maikling oras lang, hindi kayang ilagay lahat ng mga information na kailangan nyo dito sa lecture. But sana maging critical thinker kayo, maging keen observer kayo. So I want you to observe the presentation or the lecture. So tignan niyo kung ano yung magiging kulang dito sa lecture. And kapag may nakita kayong kulang, you should analyze kung ano yon, and then tignan niyo kung ano yung pwede niyo makita na related dun sa kulang na yun. Okay, so without further ado, let's start the discussion na lang para mabilis na tayo. Okay, so let's start with the culture systems and methods in aquaculture. So una, we have the cage or the pen culture. So dito, ang pinagkaiba na kailangan yung tandaan pagdating sa cage, yan yung enclosed na culture unit for our aquaculture species, but the bottom is made up of net. Pagdating sa pen, yung bottom ay yung sa soil or yung bottom soil or the mud nung aquaculture environment na kinaroroon na nung pen. So itong pagkakaiba ng cage and pen culture, so dapat malaman nyo or maintindihan nyo yung pinagkaiba nito, because according to some previous takers, lumalabas yung difference ng mga to. And one tip na may bibigay ko sa inyo pagdating sa pagre-review, when you encounter terms sa fisheries or sa any area of fisheries, so dapat malaman nyo yung difference nung term na yon, nung na-encounter yung term na yon dun sa ibang may encounter nyo pa. So pagdating sa board exam kasi, di ba, alam naman natin na multiple type of questions yon. So mostly lalabas dyan yung mga terms. So mostly yung magiging choices nyo ay mga terms. So mahalaga na malaman nyo yung pinagkaiba ng mga terms na yon. So that is one of the techniques na ginawa ko nung nagre-review ako. So kapag may mga na-encounter akong terms, so dini-differentiate ko yon with those other terms na especially those that are parang related or minsan nakakalito na terms. Okay, just for example, itong cage and pen culture. So yun yung main difference ng cage and pen culture. Okay, so next, we also have the raceway culture. So these culture systems are based on ano pala, on confinement. So pagdating sa raceway culture, ang palaging tatandaan dyan ay ito yung continuous or in series. So
it is a series of tanks or channels na ginagamit for the culture of different aquaculture species. So one of the distinguishing characteristics din nito ay yung continuous flow of water. So according to some references, so ang sinasabi pag based on or in terms of the quality of dissolved oxygen pagdating sa raceway culture, yung nasa upper part or yung nasa bandang start of the series, yun yung reach in dissolved oxygen. So habang habang nag-flow yung water and then papunta siya sa lower part of the raceway system, so bumababa yung quality ng dissolved oxygen or yung level ng dissolved oxygen. Because habang nag-proceed siya or habang nag-flow siya dun sa raceway system, nagkakaroon ng consumption ng dissolved oxygen. So pagdating sa bandang dulo, medyo mababa na. So kapag makakakita kayo ng mga ganito, mostly from sa mga farms, so makikita nyo may mga nilalagay pa silang mga mechanical aerators, mga paddle wheels and other types of aerators para ma-address yung issue na yun pagdating sa raceway culture. Okay, so let's proceed. So pagdating naman dito sa recirculating aquaculture system, so the main characteristic nito ay yung pag-recirculate ng tubig from the world itself. It itself recirculating. So nag-recirculate lang. But because kapag nag-circulate yan, so nandun na yung pack na dun sa nag-circulate na tubig, na nandun na yung mga waste materials or waste yung mga waste materials ng isda. So dito may different filtration systems na ginagamit. Nandyan yung biological filtration system, mechanical filtration system, and other types of filtration system. The different kinds of filtration system based on different designs. So may iba't ibang designs ang recirculating aquaculture system or RAS, but the idea dyan ay yung pag-recirculate lang ng tubig. Okay? So again, you should be familiar with the differences between this culture system. Okay, so another type of culture system relative to confinement is RAF culture. So RAF culture ginagamit sa mussels and oysters. So hindi na natin kailangan masyadong i-discuss yan. May nakalimutan pala akong ilagay kanina. So doon, in addition to that, of course, the most common confinement for our aquaculture species ay yung sa pond culture. Okay, so pagdating, hindi, siguro na-discuss naman na sa inyo yan. Okay, so let's proceed with the methods of culture relative to species combination. Okay, so nandyan yung monoculture natin, which is the culture of a single species. Okay, so there are a lot of advantages of the monoculture system. So nandyan yung higher yield. So because ang sinasabi nila, nagkakaroon ng higher yield kasi yung mga environmental factors or yung mga requirements ng isang species, kaya mo siyang maibigay ng without any restrictions. So compared to the polyculture or the culture of two or more aquaculture species, pagdating kasi doon, kailangan mong i-consider yung requirement ng bawat isa. So mas complex yung management pagdating sa polyculture. Yun yung sinasabi ng iba. Kasi unlike sa monoculture, yung requirements ng isang species, dun ka lang pwedeng mag-focus. Unlike kapag sa polyculture, ang dami mong kailangang i-consider. Okay, so yun yung isang
yun yung isang pinagkaiba when it comes to the advantages and disadvantages of monoculture and polyculture. Okay? So hindi ko na masyadong susundan itong sa PowerPoint ko since we only have a limited amount of time. So para mabilis na tayo. But hindi ko kasi pinaikli itong sa presentation ko kasi ayoko naman kayong tipirin pagdating sa information because nung nagre-review ako, ang iniisip ko nun, every information is very important. So hindi natin alam na baka kasi kapag may tinanggal akong information dito tapos lumabas pala sa board exam. So ayoko namang mangyari sa as much as possible. So medyo marami talaga itong ano yung content ng presentation ko. So ayun. So let's proceed na agad. Okay, pagdating pala dito sa disadvantages ng monoculture. So one of the disadvantages diyan ay yung sa disease susceptibility. Okay, so since nagkukulture ka lang ng isang species, so kapag kapag natamaan yan ng sakit, so most of the time or most likely, ang mangyayari dyan, maapektuhan yung buong population. And the worst case ay baka ma-wipe out yung buong population. Unlike pagdating sa polyculture, since in the view of the farmer or in the perspective of the farmer, kapag unexpectedly or unfortunately nadapuan ng sakit yung isang species, take note sa polyculture to, kapag nadapuan ng sakit yung isang species, so may iba't ibang disease resistance din naman ang bawat species. So kapag nadapuan ng sakit yung isa, possible na mag-survive pa rin yung isang species kasi hindi siya susceptible dun sa disease na yun. So that is one of the advantages of polyculture over monoculture. So pagdating sa disease susceptibility. Okay, so risk of market volatility. Okay, so ang ibig sabihin nito, kapag bumaba yung market nung kinukulture mong isda, of course, in the economic side, yung sa business mo or dun sa aquaculture venture, pwedeng maapektuhan. Of course, kapag bumaba yung market, yung price bababa din. And then, of course, magkakaroon ng impact yan pagdating sa income nung aquaculture venture. Okay, so so yun yung ano yung pagdating sa polyculture. So dito hindi ko naman na i-discuss masyado to since nilagay ko naman na dito yung ibig sabihin ng bawat advantages and disadvantages ng bawat culture system. So and then kanina din discuss ko naman na in contrary with monoculture. So pagdating sa polyculture, it is also stable, more stable than monoculture system. Kasi nga, kanina, sinasabi ko, if natamaan ng sakit yung isa, and then there is still a chance na yung isa pa na kinukulture mo ay hindi maapektuhan. So pagdating doon sa economic side, of course, kapag yung isa hindi natamaan, so may pwede ka pang i-market. So yung pwede mo pang i-market na species. So most likely yun yung mag-save sa'yo or dun sa aquaculture venture para hindi malugi. Okay? So yun. And one of the disadvantages din pagdating sa polyculture ay yung sa competitive interactions. So pagdating sa polyculture, the farmer should always be mindful of the competitive interactions between the target species. So pwede kasing mangyari yung isang yung isang species mas malakas siyang mag-consume ng isang ng food, ng feeds, and then yung isang mahina. So
magkakaroon ng competitive interaction. So pwedeng mag-lead into mortality and then reduce growth rates yung ganung tendency. And then other cases, nagkakaroon ng predation. So just like in the case of tilapia and catfish. So pagdating doon, may different may mga kailangang i-consider. Of course, nandiyan yung size. So pagdating sa polyculture ng catfish and tilapia, so ang sinasabi diyan, according to studies, dapat kapag stock yung tilapia, mas mauna or dapat mas malaki siya kaysa pa kay catfish para maiwasan na si catfish kakainin niya si tilapia. Okay? So yun. And then also complex management. Yun nga, yung sinasabi ko. Pagdating sa polyculture, mas complex siya kasi kailangan mo i-consider yung requirements ng two species or more. Unlike kapag sa monoculture system, pwede mong i-consider lang yung isang yung requirement ng isang species lang. Okay, so yan. Okay, dito naman, pagdating sa integrated farming, so ito yung sa livestock, and then the culture of livestock and fish together. Okay, so dito nagkakaroon yung mga farmers natin or yung other aquaculture, yung mga aquaculture farmers natin. Kasi pagdating dito, I'm sure yung iba sa inyo narinig na to, pagdating dito, ang iniisip nila yung ekskreta nung livestock or nung manok. So ang iniisip nila, yun yung kinakain ng isda, ng fish. But yung dapat na idea doon ay yung ekskreta, siya yung magiging fertilizer doon sa tubig para ma-encourage or ma-induce para ma-encourage yung growth of the natural food doon sa pond or doon sa aquaculture environment. But yun nga ang nagiging misconception or yung maling paniniwala ng mga farmers natin ay yung ekskreta kinakain ng isda. So pagdating diyan, may issue pa diyan. May mga debates pa dito. Kasi pagdating sa pagpapakain sa manok, yung mga ibang pinapakain kasi may mga antibiotics diyan. Okay? So sinasabi ng iba, ng mga ibang researchers, na yung pinapakain sa mga manok na may antibiotics. So kapag napunta yon sa excreta nila and then napunta sa tubig or nakain ng isda, so yung antibiotics na yon, so napupunta din sa isda. So until today may mga debates pa rin talaga pagdating sa ganitong sa ganitong paggamit ng culture system na to. Okay? So next. So ayan. So yun lang din naman ang ibig sabihin nito. Okay? So nilagay ko dito, contrary to the common belief of feeding fish with livestock or chicken excreta, it should instead be used as fertilizer to promote the growth of the natural food in the pond. So yan yung sinabi ko kanina. And then pagdating sa methods of culture relative to levels of production, so may apat tayong culture methods dyan. Okay, so we have the extensive, the modified extensive, the semi-intensive, and then the intensive. Okay, so pagdating sa extensive, okay, so balik tayo dito. Ang palagi niyong tatandaan dito, hindi lang siya about sa stocking density, okay? So, ang palagi niyong isipin dito, pagdating sa extensive culture, ang pagpapakain dyan or the feeding management rely mainly on natural food productivity. Okay? So kung ano yung natural food na nag-exist doon sa fish pond or doon sa aquaculture environment, so yun lang yung doon ka lang magdedepende. Okay? So pagdating sa modified extensive naman, ang palagi yung tatandaan dito, nagre-rely pa rin siya sa natural food para may supplemental energy rich feed
Okay? So dito, natural food ang main or the primary diet, but may supplemental or supplemented by commercial feeds. Okay? Pagdating sa semi-intensive, ang main or the primary diet dito ay protein-rich feed or commercial feed and supplemented by natural food. Okay? So again, ulitin natin, huwag kayong malilito pagdating sa modified and then sa semi-intensive culture. Sa modified, extensive, primary, or main diet ay natural food supplemented by commercial feed. Okay? So pagdating sa semi-intensive naman, primary diet ang commercial feed or protein-rich feed and then supplemented by natural food. Okay? And then pagdating sa intensive culture, so dito nagre-relay na talaga sa complete feeding or the provision of commercial feed. Okay? So yan yung palagi yung tatandaan. And then we also have methods of culture relative to natural food. Okay? So nandyan yung plankton method natin. So dito ang ginagamit, of course, the plankton. So, mostly, itong ganitong feeding ay ginagamit sa mga hatcheries natin. Since yung mga plankton natin, yun yung mostly na, or the principal food ng mga fry natin, or the juveniles, or the fingerlings. Okay? So, here are the plant components of the plankton. So, we have the green algae. So, be also familiar with this with the genus or the classification of the green algae. Kasi pagdating sa board exam, pwede nilang maibigay ito. So last year, I think kung tama yung pagkakalala ko, may lumabas na mga ganito na pagdating sa mga classifications or sa mga genus ng mga algae. Okay, so para hindi pagdating sa board exam hindi kayo malito. Okay? Okay, so we also have the blue-green algae. So pagdating sa blue-green algae, nandiyan ang Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Aphanozomenon and Spirulina. Okay, so take note of this blue-green algae. Okay, so we also have the diatoms. So be also familiar with this with these names or with this genus under diatoms. Okay, so we also have the eugenoids. And then we also have the dinoflagellates. Okay? And then meron din tayong tinatawag na lablab method or the so pagdating dito sa method na to, so fish are reared with lablab as the main food. And then likewise, fish may be given supplemental artificial feeds. So dito, I think, parang lumabas din ata to, itong sa lablab last year. So I encourage you to be familiar with this, with the definition of lablab. So it is an association of phytoplankters, zooplankters, filamentous algae and worms growing at the bottom surface of ponds. So since they grow at the bottom, and so they are called benthic algae. So the plant component of lablab are diatoms, blue-green algae, and the animal components include moina, dacnia, eggs, and larvae of fin fishes, crustaceans, mollusks, and insects. Okay, so additional information when it comes to lablab. So, pagdating sa bangus, so yung palagi nilang sinasabi, may pinagkaiba ang bunuan bangus or dagupan bangus pagdating sa ibang bangus ng ibang regions, because one of the distinguishing characteristics daw ay yung pagkakaroon niya ng shorter na lower tail. So ang sinasabi nila na reason behind that ay kapag nagkakaroon daw ng lablab sa pan, so yung mga bangus sa dagupan or sa bunuan,
So ang ginagawa nila, ini-scrape nila yung lablab. And then yung scraping behavior na yun, so yun yung nagko-cause ng mas maiksing lower tail ng mga bangus. Okay? So tandaan nyo yung ano yung trivia na yun pagdating sa bunuan bangus, baka lumabas board exam. Okay, so ito yung this is one of the pictures of lablab in fish pot. Okay, so we also have the lumot method. So ito yung pag-culture, pag-produce ng lumot sa fish pan para gawing feed for the aquaculture species. So lumot are filamentous grass green algae that start to grow at the bottom surface of pond and continue to grow up to water surface. Okay, so take note of the difference between lumot and lablab. Kasi baka may bigay and then baka lituhin kayo pagdating sa part na to. Okay, so take note of the differences between lumot and lablab. Kasi nung nagre-review ako dito, ako may minsan nalilito pagdating sa mga practice exams namin. Okay? So there are three kinds of lumot. So we have the first we have the chitomorpha linum or the lumot juicy. So this is the unbranched filamentous grass green alga. Okay, so pagdating kay chitomorpha linum or lumot juicy, ang palaging tatandaan diyan ay siya yung unbranched filamentous grass green alga. Pagdating kay cladophora, siya yung branched filamentous grass green alga. Okay. And then pagdating kay ulva or previously identified as enteromorpha, so ulva intestinalis or tubulosa or sa Tagalog yan ay tinatawag dito pang manok, so it is an alga which looks like a pancit when it is still young and which looks like an intestine of a fowl when it is in its adult stage. Okay, so pagdating dyan, medyo madaling tandaan yung differences ni chitomorpha linum, cladophora, and ulva. Okay, so take note of those differences. Okay, so dito naman, methods of culture relative to sex of fish. So of course, we have the monosex culture or the culture of, or the rearing of either the female or the male individuals alone to prevent increase of recruits or allowable number of stocks. So, bakit nga ba ginagawa yung monosex culture? Okay, so, of course, nandyan yung improved growth rates. Okay, so in many species, one sex grows faster or reaches a larger size than the other. Okay, so pagdating dito sa tilapia, the most common example of the application of monosex culture. Okay, so pagdating kay tilapia, mas gusto na kinukulture yung lalaki since nagkakaroon ng mas ng improved growth rates in comparison with the female. Kasi kapag si female, kasi kapag nag-start na siyang mag-develop ng gonads or mag-start na siyang mag-approach ng sexual maturity, so yung growth rate niya bumababa na kasi yung energy or yung conversion ng flesh, so napupunta na siya sa development ng gonads, ng eggs. So hindi na siya masyadong lumalaki, napupunta na sa development ng eggs. And then kapag kay sa mga male tilapia, hindi nila kailangan mag-develop ng eggs, so yung growth nila napupunta lang sa development of fish or sa pag-increase ng growth. Okay? So, of course, uniformity, since yung mga male, pagdating sa tilapia, pagdating dyan, so with only one sex present in the culture, so i-expect mo na uniform yung magiging size niya. So walang masyadong maliit, walang masyadong malaki, since they all have the same growth rates.
Okay, so of course, reproductive control naman, so naiwasan yung yung unexpected or yung hindi yung unexpected reproduction of the culture stock. So kung ano yung mistock mo, hindi na madadagdagan. Siguro mababawasan pa due to natural mortalities, but hindi na siya madadagdagan. So applying the one of the principles of aquaculture, pagdating kasi sa carrying capacity, so kapag yung carrying capacity mo sumobra doon sa carrying, I mean kapag yung in-stock mo na na aquaculture species ay sumobra doon sa doon sa carrying capacity yung aquaculture environment mo, so yung in-expect mo na yield or yung harvest bababa na. So again, pagdating sa principle of aquaculture kasi, yung expected yield mo or yung harvest ay hindi na tataas kaysa doon sa carrying capacity ng isang culture environment. So kung ano yung carrying capacity or yung maximum carrying capacity ng isang culture environment, yun lang yung expected mo na yield or harvest ng isang culture environment. Okay? So let's proceed. Okay, so of course, efficient use of resources then, since may better growth rates and size uniformity sa mga dun sa culture stock mo, so the feed conversion ratio tends to be more favorable. Okay, so pagdating naman sa market preferences, so may ibang markets kasi, or pagdating sa ibang places na minsan gusto lang nila yung ganit, yung lalaki, yung iba gusto lang babae lang na isda. So may mga iba't ibang ano din kasi preferences pagdating sa market. So pagdating diyan sa monosex culture, so it is one of the methods na na-address yung mga preferences na yun. But I think dito sa Pilipinas naman, hindi naman ganun kataas yung issue pagdating dito sa market preferences pagdating sa sex ng isda. Since ang Pilipino naman, alam naman natin, kapag basta pwedeng makain or edible, kinoconsume naman. Maybe sa ibang countries, true or totoo itong ganitong preference, but mukhang sa Pilipinas hindi naman ganun. Okay, so there are different methods of monosex culture nga. So nandyan yung manual sexing or the separation of the male tilapia from female tilapia manually. Okay, so yung farmer or tayo yung mismong nagsesegregate or hihiwalay ng female and then male. Okay? So we also have the hybridization. Hybridization is one of the methods of monosex culture. Kasi most of the time, but take note, not always, ang mga product ng hybridization ay sterile. Or ibig sabihin ng sterile, wala silang ability to reproduce. So may example dito na nilagay ko, which is yung sa Siganus govier, or the cross between Siganus guttatus female and Siganus vermiculatus male. And then the Siganus virgo, or the cross between Siganus vermiculatus female and Siganus guttatus male. Okay, so pagdating dito, ang palagi niyong tatandaan, kapag binigay yung govier and virgo, ang palagi niyong tatandaan dyan ay nauuna palagi si female doon sa pangalan. For example, sa govier, from yung go from the guttatus, and then ver from the vermiculatus. So ibig sabihin, si go, guttatus, ay female. And then si vermiculatus ay male. And then ganun din kay virgo. Ver or vermiculatus, female, and then go, guttatus, male. Ganun lang. Yun yung palagi nyong tatandaan pagdating sa hybrids na to.
But in the case of these hybrids, these are fertile, fertile. According to Doc Wesley, these are fertile. Okay, so we also have the sex reversal. So sex reversal, ito yung ginagawa dito sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU, dito sa College of Fisheries. So it is the process of converting genetic female into functional males. So ito yung pagdating sa tilapia. But in some other aquaculture species, ang ginagamit naman ay from male, ginagawa nilang female. So may mga iba't ibang process. Okay, so ang ginagamit dito sa sex reversal ay 17 alpha methyl testosterone or the MT, and then ethyl alcohol. And then so yung mixing ratio na ginagamit dyan ay 40 microgram of MT or the methyl testosterone, and then 80 ml of ethyl alcohol. So yun ay hinahalo sa 1 kilogram of feed. And then yung fry ay pinapakain ng 21 to 25 days para mag-take effect or maging effective yung sex reversal process. Okay, so take note of the mixing ratio and then the feeding days or the feeding duration for the sex reversal process. So dito sa methods of monosex culture naman ay nandyan yung sa genetic manipulation of sex. Okay? So, hindi ako ganun ka-expert pagdating dito sa genetic manipulation of sex na pagdating sa fishes. But I think madi-discuss din naman sa inyo to ng ibang lecturers ninyo. So, sila nang bahala pagdating dito sa genetic manipulation of sex ng isda. So, I think they can explain this better. But the important thing here is you should take note that one of the methods of monosex culture ay genetic manipulation of sex. Okay? So we also have the triploidy method under the genetic manipulation of sex. So pagdating dito, one of the most common or popular example of the product of triploidy method ay yung tinatawag natin triploid grass carp. Okay, so one of the advantages ng paggamit ng triploid grass carp na sinasabi ay pwede siyang gamitin na pang-control ng mga aquatic plants. So alam naman natin na ang grass carp, ang primary diet niyan ay mga plants, mga aquatic plants. So some aquacultures, so ang proposal nila ay gumamit nga niyan ng grass carp or the triploid grass carp para makontrol yung mga aquatic plants, because kapag gumamit ka kasi ng triploid grass carp, na-eliminate mo yung tendency na maging invasive yung grass carp doon sa aquaculture environment or doon sa environment, since ang mga triploid grass carp ay sterile, or again yung sinabi ko nga kanina, they don't have the ability to reproduce. Okay, so nawawala yung tendency na maging invasive yung fish species kapag sterile siya. Okay? So yun lang yung gist or the idea behind triploidy method. Yun nga, sterility, and then growth rate, and then meat quality, since sinasabi ng mas maganda yung meat quality ng isang isda or ng isang species na product ng triploidy method. Okay, so here are the other methods under fin fishes. Okay, so we have the traditional straight run method,
Okay, so kapag sinabing traditional straight run method, ang ginagawa dito ng farmer, kapag nag-stock siya ng isda sa isang grow out pan or sa isang pan compartment, doon na niya i-culture from the nursery stage up to the grow out stage and then hanggang i-harvest na. Okay? So doon lang siya. Hindi na siya aalis. So yun yung tinatawag natin na traditional straight run method. Okay, so we also have the modular method. Pagdating sa modular method kasi, so the fish are stuck in smallest grow out pan compartment sa una, and then they are transferred to the next grow out pan compartment with bigger size after 15 to 30 days in the first GOPC or the grow out production compartment or pan compartment. Okay, so dito may iba't ibang grow out pan compartments na ginagamit, and then sa bawat stage or sa bawat stage ng isda may corresponding na grow out pan compartment na ginagamit. So sinasabi na dito pagdating sa ganitong culture method, nagkakaroon ng multiple croppings per year. So sinasabi na it is possible to achieve a cropping per year na 6 to 8 times. Okay. So pagdating naman sa culture methods for mollusks and other invertebrates, we have the hanging method. So dito gumagamit ng rubber strip, plastic rope with threaded empty shells, galvanized iron wire with threaded empty shells. So ito yung pagdating sa ginagamit sa mussels and sa oysters. Okay. And then we also have the ring method or the use of rubber strip or the rubber strips from old tires. But nagkakaroon ng ano dito, hindi na to in-encourage na method because yung gulong, kapag nag-degrade yan, and then yung components niya or yung yun nga, kapag nag-degrade yan, pwedeng mag-producing ng microplastics. So, alam naman natin na pagdating sa mga mollusks natin, especially mussels and oysters, they are filter feeders. So, pwede nilang ma-ingest or ma-filter yung mga microplastics na yun. And then, pwedeng mag-stay na sa mussel meat or sa oyster meat. And then, kapag na-consume ng tao, of course, malilipat yung microplastics sa tao. Okay, so that is under the code of good aquaculture practices for oyster and mussel. So pwede niyong ano yan, search sa internet. So nandun lang naman yan sa internet. So pwede niyong basahin yan if you still have the time para mabasa. But I highly advise na mabasa niyo yung code of good aquaculture practices for oyster and mussel because it will give you additional idea about oyster and mussels kasi yan yung isa sa mga strategy ko na ginawa nung nagre-review ako. So yung mga fisheries administrative orders and then pagdating sa RA 8550 and 654 mga ganun. So yung maganda kasi sa mga laws na yan regulatory practices ng mga yan, binibigyan ka na ng ano eh ng glimpse or ng solid information or solid foundation pagdating sa culture ng mga aquaculture species natin, especially to those laws na related sa aquaculture. Okay? So I hope you will have extra time for to read those laws. Okay, so we also have the stake or the tulos method. Okay, so ang ginagawa lang dito, yung mga bamboo traps, no
known as stakes. Yun yung maginagamit for oyster spot collection. So dito, nag-clip sila or naglalagay sila ng empty oyster shells or tin cans at 10 to 15 centimeter intervals to increase the space attachment of oyster spots. Okay, so one of the importance ng paglalagay nito mga empty oyster shells or yung mga pagkakapitan ng mga oyster spots natin ay ano kasi, kapag meron yan, yung mga pagkakapitan, pagdating sa harvest, mas madali na lang silang tanggalin. Unlike kapag naglagay ka ng tulos, ng stake, tapos hinayaan mo na kumapit doon yung oyster and mussels. Kapag pagdating sa harvest kasi mahirap tanggalin yan. Mahirap tanggalin kapag doon sila mismo kumapit sa tulos or doon sa stake. Okay. Okay, so we also have that prey method. So itong prey method, ang ginagamit lang siya, mostly ginagamit siya kapag nag-harvest ng oyster and mussels tapos may mga nakikitang maliliit pa. So binabalik, nilalagay muna sa dito sa tray. And then kapag lumaki na, so mas madali na lang yung harvesting nitong mga nung mga oyster and mussels. So again, mostly ginagamit ito para palaking pa yung mga maliliit na nakuha doon sa harvest. Okay, so we also have the raft. Of course, ito gumagamit ng floaters in the form of either sealed drums, solid styrofoam, or other able floaters, and one or more anchors depending on the condition of the site. Okay, so dito naman sa broadcast method, ang ginagawa dito, yung mga pagkakapitan ng mga oyster spots or yung mga mussels natin. So binobroadcast lang siya para isinasaboy lang. So old oyster shells, pieces of iron, stones, rocks, adobe blocks, and the like are spread on the river, or sea bottom. Okay? So yung mga yan, they will serve as anchorage when the free swimming larvae grow heavier and settle on the bottom surface. Okay, so kapag nagkaroon na ng kapag may nag-attach na ng mussel or oyster spot dun sa mga nilagay na objects na yun. So ang magiging harvest method yan ay of course manually na i-harvest. So this does not require high capital for inputs and labor except during the harvest. Kasi yun nga, yung mga farmers, sila yung pupulot talaga nung kailangan nilang magpulot ng mga oysters and mussels. Okay, so ito naman ay yung mga developments in Philippine aquaculture naman na. Okay, so ito yung one of the developments in Philippine aquaculture nga ay ang wildlife farming. So kapag sinabi na wildlife farming, this is the legal commercial domestication and breeding of traded organisms. So this kind of farming has become popular in recent years among conservationists because of its potential to reduce pressure on wild populations of exploited fauna and flora. Okay. So one or two of the most common or two of the use aquaculture species pagdating sa wildlife farming ay si seahorse and sea cucumber. Kasi alam naman natin na si seahorse and sea cucumber pagdating sa traditional Chinese medicine, so mataas yung market demand nila. So again, wildlife farming is one of the approaches na na sinasabing makakatulong para ma-meet yung demand na yon without of course without exploiting too much from the wildlife population. Okay, so yun yung idea behind wildlife farming. Okay, so dati akala ko pagdating sa seahorses, akala ko totally prohibited yung trade nila. All seahorse species ay under CITES Appendix 2. Okay, so ang ibig sabihin, no, CITES
Appendix 2 ay allowed ang trade nila as ano given na regulated yung trade. Hindi siya yung basta kumuha, allowed. Hindi ganun. So, ang ibig sabihin ng CITES Appendix 2 na kinaroon ng seahorse species ay yun nga, dapat regulated yung trade nila. Hindi sila dapat ini-exploit ng basta-basta. Okay, so take note of the of that CITES Appendix. Okay. So this seahorse farming operation ay ano promoted or being parang spearheaded by SeekDek AQD. So they have seen improvements in broodstock reproduction as well as in survival and growth of newborn and juvenile seahorses through ultraviolet sterilization of water and formalin treatment of feeds. Okay. So another development in Philippine aquaculture. So dito pala, kinuha ko yung mga priority programs or yung mga programs na ginagawa ng SeafDec AQD since one of the members of the Board of Fisheries ay si Dr. Toledo nga. So I believe pagdating sa aquaculture, mostly na or some of the questions na nalalabas dyan ay yung mga from SeafDec. So during our time, may mga napansin din talaga ako na from SeafDec din. So fortunately, nabasa ko yung mga articles or yung mga publications na yun from SeafDec. So pagdating nung board exam, medyo okay na. Okay, so ito yung mga nilagay ko. So we have the milkfish fry sufficiency program. Okay, so ang nagiging problema kasi dito, pagdating sa supply ng Philippines ng milkfish fry, ay highly reliant tayo sa supply na nanggagaling sa ibang bansa, specifically from Indonesia and Taiwan. So about 1.4 billion milkfish fry are imported from Indonesia and Taiwan. So only 1.1 billion are produced by local hatcheries dito sa Pilipinas. Okay? So some of the solutions na proposed under milkfish fry sufficiency program ay to construct and operate more hatcheries, rehabilitate unproductive hatcheries, and enhance performance of milkfish breeders. Okay? So again, Okay, so pagdating sa milkfish fry sufficiency program, ang main point lang nito ay gusto nilang mapataas yung yung production natin ng milkfish fry at hindi na tayo mag-rely sa imports from other countries. Yun lang yung main point or yung gist behind this program.